So 1 Timothy. Malakas yung TV. 1 Timothy chapter 2, kabanata 2. Versikulo siyam. Ang sabi dito, gusto ko rin na maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila at iwasan ang labis na pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit. Yan po mga magkaibigan. Yan lalo na yung mga babaeng materialistic. Materialistic. Tapos, yun ba ang pagsamba, lalo sa pag-uras ng pagsamba po, worship time. Kung ikaw po talaga ay totoong anak ng Diyos, sa sinabi dito ni Apostle Paul na gusto niya ang mga babae ay maging maayos sa pananamit, marangal, no? Iwasan ang pag ayos sa buhok. Kasi gusto lang Diyos, simple lang, di ba? Ano ba yung klaseng pag-aayos ng buhok? Halimbawa, yung kahit yung pakulay, actually, nung unang panahon, bawal yan eh. Naalala ko nga eh, nung high school pa ako. Kaya pala ayaw ng mama ko na yung magkulay-kulay ng buhok. Dahil pala dito, tapos ayaw niya ako magsuot ng pantalon. Dahil nga sa matigas ang ulo ko at nagsuot pa rin ng pantalon. Dahil yun ang trending nung unang panahon, nung nauso ang pantalon talaga sa mga babae. No? Kung tutuusin, hindi naman talaga maganda ang magpantalon. Pero sa panahon ngayon, parang wala na lang ba. Isa to sa deception po talaga, pandilin lang ng mundo na na-adapt na ng generation natin. Lalo na yung sobrang fitting. Kasi nga nagpapakita ng hubog ng kanilang katawan. Ang kagandang forma ng kanilang puwet. Diba? Ako naman, nagsusot pa rin ako ng pantalon. Pero sa araw ng pagsamba, hindi ko na inano yun. Hindi ko na po in-apply. Kasi gusto ko pong masunod ang salita ng Diyos. Parang pinanloob po na lang ang pantalon. Halimbawa, magsuot ako ng bestidang, medyo sa tuhod, banda sa tuhod ang sukat. At least kung nagpantalon, hindi masyadong ano, hindi pag naka, ano, yun ba yun, kung ang damit or palda na mula sa tuhod, pag humangin, at least pantalon yung nakikita, di ba? Wala silang nakikita, ano. At isa pa, naranasan ko rin po kasi naghaba ako ng palda. Tapos nagbisikleta po ako. Yung palda ko po, sumangit po yun sa kadena ng bisikleta. Talagang napahinto ako dahil hindi na po siya gugulong. Mabuti na lang. Yung palda ay may tights ako. Talagang nakakahiya po. Mabuti na lang at wala pong tao. Sa tabing kalsada pa ako. Buti na lang talaga nung panahon na yun ay malamig. Kasi kung taglamig, mayroon kang tights na isusuot para hindi mag ano giginawin. Experience ko po talaga, amazing talaga yun. Before po nangyari yun, before nangyari po yun, nakita ko po ang ganong picture po na merong nag-upload ng video na sangit po yung kanyang damit at nahubad po yung kanyang ano, nakita po yung panty niya. Ano din nangyari sa akin? Kaya
parang inunahan na talaga ako na merong ganun. Bakit nangyari yun sa akin? Pero before nangyari, nakita ako, no? Buti na lang, sabi ko, salamat na lang talaga. At hinubad ko yung palda dahil hindi naman siya matanggal kung hindi ko talaga, hindi ko siya alisin. Alangan kung ang palda ay nasa katawan ko, hindi rin po siya matanggal. Kaya ang ginawa ko po, hinubad ko po yun. Nag-tights na lang ako. Buti na lang talaga at walang tao yung mga dumadaang sasakyan. Hindi huminto ba? Buti na lang hindi ako sa stop light na ano. Kasi kung sa stop light, syempre pag mag-stop yun, makikita nila ako. So, pasalamat din talaga ako noon sa nangyari na yun. Mula noon talagang sabi ko rin na kailangan ko rin magpantalon. Pero hindi yun ang reason para yung agad talaga yung pantalon na talaga. Sa bahay, pwede sa bahay, wala namang ano eh. Pero sa labas, hindi na. And then yung pag umaangkas din sa motorbike, di ba? Motorsiklo. Kailangan din nakapantalon. So, kahit nakabistida po ako, magpantalon ako, pero nagbibistida pa rin ako. Para nga yung ma-imagine yung India na babae. Mahaba po yung damit nila at meron silang mahaba din na ano, sa loob na pantalon, parang pajama. Kaya ito po, masabi ko na na-apply ko po ito sa sarili ko. Sinunod ko po ang Panginoon. And then, sinabi dito, di ba, na iwasan ang labis na pag-ayos ng buhok at pagsuot ng mga alahas. Itong sa buhok, mga kaibigan. Kaya ito na yung buhok ko eh. Natural to. Hindi ko na po kinulayan dahil syempre gusto kong masunod ang Panginoon. And then, ang sa alahas po. Gusto ko rin ang mga alahas. Maganda din magsuot ng mga alahas, di ba? Pero ang nangyari po, mga kaibigan, nangawala po sila. Amazing talaga si Lord. Ayaw yata ako magsuot ng ganun talaga ng mga alahas. Nangawala eh. Sana. Hindi. Alala ko nga yung isang rilo ko eh. Ang kulay nun is gold-plated. Chanel po siya. Nagtaka ako. Ingat-ingat ko yun eh. Hindi ko masyadong sinusuot yun. Tapos, nung gusto ko na siyang suotin, hindi umandar kasi ano, rechargeable yung battery eh, pinapalitan. So, ang ginawa ko, nag-stop kasi, kaya ginawa ko, dinala ko po sa watch store, no? Tapos, pag ano, sabi ng storeman na sira daw yung relo ko kasi nga yung dial nawala. Sabi ko, nagtaka ako, ha? Hindi ko rin napansin kung nandoon yung dial o yung storeman ang nakasira kasi hindi ko nakita eh yung pag-abot ko eh kung nandoon yung dial ng ano. Diba dial po yung bilog? So, wala na lang po akong masabi ng hinayang talaga ako dahil ingat na ingat ko yung relo na yun. Nasabi ko na lang ayaw talaga ng Diyos pag magsuot ako ng mga gold. Kaya hindi na ako nagsuot ng mga gold na kulay po. Pag ayaw talaga ng Panginoon, hindi niya itutulong. Kasi, ano yun eh, minsan pag nagsusuot tayo ng mga alahas sa ating katawan, parang na-feel natin na maganda or kayabangan, di ba yung ano sa puso natin? Kasi ang Diyos sumatingan po sa puso natin. Siyempre, pag ako magsuot ng ano ng alahas, feel ko, I feel good, I have this, ganun ba? So, kayabangan po yun. Yun po, kinurik, masasabi kong kinurik ako ng Panginoon dahil kung ano nga yung sa puso natin eh, pag nagsuot tayo ng mga ano ng bagay, no?
kahit sa ating damit, siyempre, pang nagsuot tayo ng magandang damit, siyempre, ang isipin mo, I'm presentable, I am beautiful, or I'm handsome, di ba? Ganun po yun, mga kaibigan. Kaya, yung mga ganong pag-iisip, inalis sa akin ng Panginoon. Kaya, in that way, nasira yung mga bagay na hindi ko dapat isuot para mawala yung pag-iisip na mga ganon. Kasi gusto ng Diyos ang isipin ay siya lang at ang kanyang salita. Ito po ay para sa akin po, ano? Sa naunawaan ko po. Kaya, kailangan po natin ng application. Kasi may mga bagay din, lalo na pag ano talaga yung ginawa ka talagang matuwid ng Diyos. Kung hindi po talaga siya masunod, talagang may something na mangyayari eh. No, kagaya ng sinabi ko nga. Ang dami kong patutuo eh. Hindi ko lang nasabi lahat-lahat. Hindi pa lahat-lahat nasabi ko dahil araw-araw ko po naranasan yung mga amazing things na nangyari sa buhay ko spiritually. Kaya nga po, nagre-research at na-find out ko talaga itong salita ng Diyos. Dahil hindi pa ito 100% na nabasa ko lahat eh. Dahil binalik-balik ko rin yung iba mga kaibigan dahil kailangan natin malaman talaga ang mga binabasa natin. Pero ayon sa aking mga nabasa, no? Mula sa Old Testament hanggang sa New, masabi ko talaga na mayroong hidden talaga na hindi itinuturo ng ibang tao, ng taong mga ngaral. Kasi nga, hindi lahat tinatago nila dahil matututo pag malaman natin ang katotohanan, matatalo na si Satanas. Kaya nga, di ba, ang sinabi nga dito eh. Sinabi dito ni Apostle Paul na sabi nito ni Paul, yet Satan can even deceive religious people. Even religious people, mga kaibigan. Ikaw po ba isang religyosong tao? Kahit religyoso ang tao, madideceive ka. Bakit? Kasi, sabi dito, he opened affairs deceptively as an angel of light. Kaya, dyan po, maraming nadideceive, maraming nalilinlang. No? At he uses counterfeit ministers who appear genuinely but are actually fraudulent deceivers. Kaya mag-ingat mga kaibigan kahit ng yung ating pinapakinggan. Hindi mo alam may nalinlang ka na pala. At sabi dito, as a Christian, we need to be aware of Satan's schemes or devices like false doctrines, lust, lying, false dreams, visions, and miracles, bitterness, lack of faith. Yan po yun, mga kaibigan. Yan po yung mga devices ni Satanas sa atin para malinlang po tayo. Kaya, mga kaibigan,
magbasa na po tayo dahil if we know the truth will set us free. Totoo po talaga yan, mga kaibigan. Hindi po ako mag-share or mag-ano ng ganito, mga kaibigan, pag ano lang yung hindi ako naniniwala. Naniniwala po talaga ako, kaya ang gusto ko pong ibahagi. Truth is revealed in the Bible, but we must also practice the truth. Totoo yan, we must practice the truth. Kasi ang kaaway ng Diyos ay talagang manlilin lang po talaga, mga kaibigan. At marami po talagang nalin lang. Nakikita ko nga dito sa YouTube, di ba? Amazing, dami siyang mga viewers, pero yung kanyang content is about tarot. And then, nakita ko dito, ang sinabi dito tungkol sa tarot. Sabi dito yes, Satan has many strategies, schemes, and devices to deceive us. Some unknowingly worship him as an angel of light. O diba? While others look to him through tarot cards, mga kaibigan, channeling and astrology. Kaya nagtaka ako, dati hindi naman ganun karami yung mga viewers niya, tapos yung ngayon nung nag-content siya ng ganun tarot, basta tarot card yung ano niya hindi naman siya Christian. Hindi din siya Pilipino, pero yun ang content niya. Nagtaka ako, dami siyang viewers. Sabi ko, ito talagang kaaway ng Diyos ba? Manlilin lang, gumagamit talaga ng mga ganun. Kasi kung pupunta yung mga tao sa kanya, syempre maririnig yung about sa tarot. Siyempre mabibigani yung mga tao. Ngayon, kung tayong Christian din, ganun. Mag-ano tayo ng mga tarot, katarot. Dati ganun din po ako. Pero ngayon, umiiwasan ko na lahat talaga. I just have faith in God. Ang dami ko po na biglang a-appear sa lalo sa news feed ko sa Facebook. Parang totoo ba? Pero sabi ko, kahit na totoo man ito o hindi, pero kay Lord na lang talaga ako mag-trust sa lahat. Lalo na yung mga connect sa akin. Sabi ko, grabe naman talaga to. Connect talaga to sa akin. Sabi ko, Lord, ito ba yung dapat kong gawin para ganun? Ano ba talaga? So baka mamaya pandilin lang na naman ito. Sa another mind ko na bahala na. Hindi ko na, kahit ayoko nang makipag-involve. Basta, I stick to the word of God. I stick to your word, Lord. Whatever happened, nagtitiwala ako sa word mo talaga. Kaya nandito talaga ako, mga kaibigan, kahit na meron pa mas ma-involve pa na you get red. Sabi ko, Lord, kahit sino naman gusto natin ng pera, pero kung panilinlang lang naman, wag na lang. Di ko naman ninanais na maging rich talaga ako . Gusto ko lang na meron ako at meron akong pantulong sa mga tao. Yun lang ang gusto ko. Hindi ko na kailangan yung... Kasi pag mamatay tayo, hindi talaga natin madadala yan. Mas maganda pa yung mamatay man tayo, meron tayong naitulong dito sa mundong ito. Paano magbago, paano mag-repent ang isang tao. Big help na yan sa kaluluwa ng tao. Kaya... Talagang naawa po talaga ako kahit sa sarili ko pong pamilya, kaya inaano ko po, natutuwa po ako pag may mga mismo sa sariling pamilya ko na malalaman ko na nasa born again, kaya ay salamat. Sana ma-open talaga ang lahat ng mga mata ba, ng mga tao. Yung katotohanan, talagang mayroon talagang mga manlilin lang, mga kaibigan. Kaya sinabi din po ni Paul na itong tungkol po sa pandilindang.
na gumagamit ang kaaway ng Diyos. Isa na yung sa pagtuturo, yung mga doktrina po na hindi po naka... Kasi itong salita ng Diyos sa Bible, pwede kasi yung, limbawa kung ano yung kanilang interpretation, gagawin nila yung doktrina. Stick to this. Stick tayo dito ha. Ito yung ano. So nawala na yung main topic po na sa Bible kasi iniba na po nila. Meron nga akong ano eh, sa Facebook. Yung isang mga ngaral. Yung tungkol sa ano po yun sa pag-ugali na tungkol sa pera. Tapos, nakikinig ako nung una, okay, so, may kaibigan na nag-aaway dahil sa pera. Di, akala ko, stick na siya doon sa pagtuturo, sa pag-uugali, di ba? Na naiba-iba man yung ano, yung kanyang pagsasabi. Pero at the end, tungkol pala sa pera, yung topic niya, hindi talaga sa pag-uugali. Kasi kung sa... Kung gusto talaga niya na mabago talaga ang tao sa pag-ugali, dapat i-stick niya, ituro niya yung kung paano magbago, mag-repent, na twisted. Maunang mga ngaral, mga kaibigan, kung ikaw ay walang alam sa salita ng Diyos at blind ka, kung ano yung ituturo sa iyo, alam mo yun na yun, pero twisted pala. So, ang sinabi dito, yung doon yung na ano ko, na kasi tinitwist niya yung pangangaral niya, at the impera pala yung talagang main doon. Nasabi nga, pati yung ibang mga churches ay nalulugi. Uy, hindi na dapat sasabihin yan eh. Anong ibig sabihin noon? So, walang nag-offering, kaya nalulugi. Kasi hindi naman business yan. Kaya sabi ko lang, ganda na sana nung ano, biglang nag-iba yung templa ng pagpangaral niya. At the end, yun pala. Sabi kong magbigay, pag hindi naman daw madadala sa langit, totoo yan, hindi madadala, pero dapat hindi ganun yung ano eh. Dapat taritso na lang, ano, na mag-offer kayo, ano, hindi na yung ililiko-liko pa. So, kung ang tao na blind, ang maisip talaga niya na, ay, kailangan mag-ano pala ako kasi magbigay ako. Merong mga ganung mindset. Kasi, ano, yung hindi ko naman pala madala sa langit. Nawala na yung magandang ugali doon. Dapat yung magandang ugali at repent. Yung paano maligtas. Dapat yung mga ganun yung ituturo. Hindi ititwist na yun pala. Kung naunawaan mo talaga ay tungkol pala yung sa pera. Mag-offer ka na. Mag-offer ka na. Pero in another way lang yung pagpatat sa puso ba at isipan ng tao ba. No? Para hindi obvious. Kaya, mga kaibigan, ang payo ko po talaga na magbasa tayong lahat sa salita ng Diyos. At huwag po tayong matakot. Hindi po totoo yan na masisiraan ang ulo. Paninira po nila yan dahil pag nalaman mo ang katotohanan, malalaman mo talaga na dinaya ka na noon pa. Kung maalala mo, kung nabasa mo na itong nasa ito, sa pahayag, Revelation, chapter 12, verse 9, ito ang sinabi. Ito, verse 9, ang sabi, kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon at tinatawag na Diablo o Satanas na nandilin lang sa mga tao sa buong mundo, itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Yan mga kaibigan. Sino ang tinutukoy nitong mga dragon na ito at si Satanas? Kung inyo pong nalalaman mga kaibigan, yung mga deceiver riches in this world. Sino ba yan? Imagine, kaya sana mga kaibigan ay maunawaan nyo ito dahil dinideceive na po tayong lahat. Hindi lang po kayo, ikaw at saka ako na deceive po talaga, dinideceive po tayo.
Tingnan niyo po, nakakatakot na nga talaga yung ano eh, yung itong mundo talaga na ito ngayon at in our generation. Halimbawa na lang po yung mga facial, yung mga artificial beauty, di ba? Yung mga operation, di ba? Ang yung iba ang gaganda-ganda nila nung natural pa yung mukha nila, tapos nung nagpa-refer na sila, nagpa-surgery, nangapangit na sila, kaya naku mga kaibigan, very deceiving talaga. At pag once na na-opera na ang mukha mo, ano yung pumangit, hindi na mababalik yun. Mas lalong lalala kasi kung i-refer na naman, i-operahan na naman, di ba? Kaya deceiving marami po. Hindi lang po yan sa mga kahit sa mga ating iniinom, mga kinakain, na-deceive po talaga tayo. Dahil hindi natin alam na tama ba yun. Halimbawa, yung pagpapayat din. Hindi mo alam na umiinom tayo ng pagpayat, tapos yun pala, yun ang dahilan para magkaroon ng sakit, cancer, or ano man. Nakakatakot po talaga ngayon, kaya always, naku, magtiwala na lang talaga sa Panginoon. Kahit yung mga kinakain natin, mga fakey na, di ba? Dahil pwede nang magtanim ng mga kahit sa gulay nga eh, yung mga faking, hindi na organic ba? Kaya mga kaibigan talaga, kailangan natin ng faith at pagtitiwala sa Panginoon at dasal kasi siya na lang talaga ang mag-protect sa atin. Ang kanyang kaaway na si Satanas ay nagsisira, siya ang sumisira sa atin eh. Both physical and spiritual. Ngayon kung wala tayong protection sa mula sa Diyos, paano na lang? No, mga kaibigan, kaya ito mga kaibigan, nag-share lang ako, ano? At magpatuloy po ako sa pag-aaral ko po, mga kaibigan. So, sana mga kaibigan ay meron din kayong na tutunan kahit sa simple na pag-share ko lang po. Naanto kasi ako kaya nagdaldal po ako. Ngayon po medyo nawala na po yung antok ko so magbabasa na po uli ako. At mamaya pag aantokin ako magdaldal na naman po ako. So dito na lang po muna.